Magandang umaga sa inyo, mga sir, mga bossing. Yung umagang to, ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagkating ng sanga ng isang prutas, kahit anong klaseng prutas, at itatanim ninyo para mapatubo ninyo ng maayos. Kasi pagka hindi tama ang inyong proseso ng pagkating, pagtatanim ng sanga, hindi ho yan tutubo. So, ito, papakita ko sa inyo kung paano. Meron ako dito ng sanga ng abukado. Na ito. Pipili kayo ng sanga na hindi naman yung mura pa or huwag naman yung magulang na. Instead yung naano na siya at saka nabunga na. Yun. Ito ang pipiliin ninyong sanga. Tsaka yung mayroong nakausli ng mga ganito, mga maliliit na sanga rin. So, papakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagkating nito. At tanggalin natin itong mga sanga at dahon. Tapos dito, ganito. Kailangan yung paghawak nyo ng kutsilyo. Kailangan sigurado na hindi kayo masugat. Kailangan balatan ninyong mabuti. Kasi pagka hindi ninyo binalatan yan, hindi yan uugat. Kailangan balatan ninyo, tanggalan ninyo itong tissue ng balat niya. Ayan. Ito, kailangan talaga walang maiwan dyan. Yan. Mayroon akong ginawa nito. Mga siguro 2 weeks na. Papakita ko sa inyo kung anong nangyari. Yan. Ngayon, pagka nabalatan nyo ng ganito, kailangan natin balutin yan. Dito. Kasi, pag hindi natin binalot yan, mabubulok yan kasi nababasa. Ganyan, ganyan. Kailangan babalutin natin yan. And then talian natin ng guma para hindi matanggal. Kailangan bago ninyo itanim yung lupa na pagtataniman nito, i-cultivate nyo muna. Basahin nyo muna yung ilalim. Yan. Isasama ko siya dito sa dati ko ng mga ginawa. Ngayon, ayan o. Nakita nyo yung mga guys. Ayan na o, diba? Yan. Saka ko siya ngayon, itutusok dito. Yan. Yan, tusok na. Ba. Ganyan lang yan, kasimple. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo na talagang nabubuhay talaga siya. Tingnan natin to, ha. Bubuksan ko ito. Ito yung mga una kong ginawa.
kailangan ayan o. Ayan ang kika niyo. Ayan o. Ayan na ang kanyang ayan. Nabubuhay siya, nabubuhay na siya. Umuusbong na ang kanyang mga bagong dahon. Diba? Ganun din dito sa itong isang to. Isa natin. Oops, dandahan. At hindi dapat ito nagagalaw ng gusto. Ayan o. Nakita niyo yan. Mayroon na o. Ayan o. Diba? Mayroon na siyang dahon. Dumadahon na. Ito mo. 2 weeks pa lang yan. Pagka ito ngayon na nabuhay na siya, lumaki na, hindi na siya tataas. Bubunga na siya ng mas mababa lang. Diba? Ngayon, pagka malalaki na ang dahon nito, saka ko siya ngayon, saka ko siya ngayon ililipat sa mga paso. Ganun lang yung kasimple. Kailangan lang tama ang proseso ng pagkakating. Kasi pagka basta nyo lang tatapyasin, tapos itatanim ninyo, tutusok, hindi yan mabubuhay. Sigurado yan, mamamatay yan. Diba? So, sa susunod, papakita ko rin sa inyo kung yung tama naman pagmamarkot, kung paano yung doon natin papaugatin mismo sa kanyang puno. Ang laki kasi ng abukado na ito. Ayan o. Laki o. Ito, gusto nang putulin. Kasi mataas na siya. Kaya bago siya putulin, igagrafting ko muna siya para mayroon siyang kapalit. Yung mga mabababa na lang. Hindi na tataas. So parang bubonsai na siya. Ganun na mangyayari dyan. Pagka ito buhay na talaga siya at sigurado hindi na siya mamatay, malalaki na ang dahon, pwede pa natin itong gawing ibonsai. Pwede pa ito ibonsai na yun. Hindi talaga siya lalaki. Para sigurado. Pero sa ngayon, ganyan na muna siya. Kasi yun, ang paggagawa noon, yung dalawang, yung isang ganito, kukuha ka ng ganitong sanga, tanggalan mo ng mga dahon. Pagkatapos, ginaganyan yun. Ganyan. Nakatapyas. Tapos, ito dito, sa isang parte dito, kukuha ka ng halimbawa, yung kasing laki nito, bibiyakin mo yan, tapos ipisisingit mo ito dito. Tsaka mo siya ngayon tatalian. Sa susunod, gagawin natin yan, pagka ito buhay na. Para sigurado talaga siyang, mababa lang talaga siya. Hindi siya lalaki. Hindi siya hindi natataas. Talagang mamumunga siya na napakababa lang. Ganun lang yung pagka-grafting. So sa ngayon, napatubo ko siya, nabuhay ko siya. Kumbaga, masaya ako. Dahil hindi siya namatay eh. Okay. Ibig sabihin, tama yung pagkagawa ko. Ito naman, napapanood ko lang naman sa mga tutorial to eh. So, ginawa ko lang. Okay naman. Tama naman. Siguro ito, mga 1 month and a half, pwede ko nang bunutin ito. Pwede ko na siyang ilipat sa kanya-kanyang paso. Okay guys, ganun lang. Salamat sa inyong panonood.